For today's video, samahan niyo kami sa aming van life adventure dito sa UP Los Baños College of Forestry. At sa Maria Makiling Trail, kung saan i-explore natin ang magic na meron sa lugar na to. Mula sa matataas na bundok hanggang sa kasuluk-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Nandito na tayo sa Makiling Trail. Yan, nakahanap na rin tayo ng parking para kay Eli the Camper Van. So, gawin natin, iwan lang natin dito si Eli, tapos dun tayo. Medyo akyat tayo ng onte dun sa Makiling Trail. Daming puno dito sa UPLB. Paayusin lang natin gamit na dadali natin, tapos larga na tayo. Nakakalayo sa trail. Ito, napakarami nang nakikita ni Celine. Hindi na niya alam kung saan, kung ano uunahin. May mga ibon na bigla-biglang lumilipad. Ayan, nakita ko na naman. Tapos napakaraming puno na napakalalaki. At ito, maliliit na mushrooms, fungi. So nag-decide siya na yung mushroom ang kanyang unahin. Ang ganda. In the company of centenarians. Wow. So itong mga toog na to ay 100 years old na. Ang toog ay endemic sa Pilipinas. Ibig sabihin dito lang siya sa Pilipinas matatagpuan. Tinatawag din siyang Philippine rosewood. Ganda naman dito. Lake Bulusan feels. And then daming puno. MMT Station 2. Pero hindi tayo dyan pupunta. Dito lang tayo sa road. Okay, meron tayo dito na daanan na may open area. So pwede tayo magpalipad ng drone. Tignan natin yung kung ano itsura nito sa taas. Sa kalahati pero ang dami nang... Wala ba tayo sa kalahati? Wala pa! Parang ang dami na nating nakikita. Dami na nangyari. Kaso dapat daw bago mag-4 nakababaan eh. So pwede naman tayo bumalik bukas ng umaga. Gusto ko mapicturean yung Mount Makiling para masama sa collection natin ng mga photographs ng mga bundok sa Pilipinas. Stig yun! Piling ko lang. Survey lang naman today. Yes.
May nakita kami na, ano ba to? Di pala namin alam. Pero iba-iba yung kulay niya. Dito may something interesting. Tingnan niyo yung mga dahon nito. Merong mga tinatawag na leaf galls. G-A-L-L-S kasi plural. Tapos yung nagiging adaptation niya mukhang bulaklak. Isa sa mga hypothesis kaya nagiging parang bulaklak para hindi siya tanggalin. Kasi nga naman, ganda. Pero this is sakit. So, ang mga nag-lay nito, either jumping plant lice, wasp, iba't ibang uri ng insect. Although, hindi naman siya nakakamatay ng halaman, hindi siya fatal. Pero syempre, nasisira yung mga dahon. Nandito pala tayo ngayon nakapark sa ASEAN Center for Biodiversity na nakatrabaho na natin noong nakaraan. At very supportive sila sa ating ginagawa. Kaya pinayagan nila tayo dito mag-stay while conducting our fieldwork. So, yung ASEAN Center for Biodiversity din ang naging dahilan kung bakit tayo nakapunta sa Mindanao. Yan, parang doon sa mga bago dito sa channel to. Marami kaming episode sa Mindanao. Nakarating na kami doon. Last year, halos buong 2022. Nasa Mindanao. Sa kahap ng 2023. Yes. Yan. Yun, kain na tayo. Ano, half pala ng 2023. Nasa Mindanao pala tayo. Lately na lang tayo bumalik ng Sorsogon. Yeah, gamo na ako. Good morning! Yan, good morning dito sa UPLB pa din. 7:30 a.m. na. And medyo maaga tayo mag-breakfast kasi may iniinom akong gamot para sa infection sa paa ko. Yan, pero pagaling na naman siya. Lumaki lang yung ano. Medyo, basta yun. Pagaling na siya, so kailangan natin mag-breakfast muna bago ang ating adventure. Kain tayo ngayon, tapos first stop ay una natin gagawin ay Botanical Garden. Meron tayong isang puno doon na kailangan mabidyuhan para masabi nating success yung isang part ng project natin ginagawa dito. Isang part pa lang yun. So, tara, kain na tayo. Dito sa Forestry and Natural Resources. Kasi nandito yung Botanical Garden ng UPLB. Yan. Medyo makulimlim. Yan. Sana wag umulan. Medyo nagsimula na kanina pero saglit lang. Papasok pa lang natin sa Makiling Botanical Gardens. Ito ang Medinilia Magnifica o Kapa-Kapa. Itong Medinilia na to ay nasa 10 peso coin. Yung bagong 10 piso na coin. Pag tinignan niyo yung overside, yung walang number, merong engraving na Medinilia Magnifica. Ayan. Kaya tinawag siyang Kapa-Kapa kasi yung flower niya merong ganito. Yan. May kapa. Oo, yan yung distinguishing feature niya. Yung iba kasing Medinilia, ano lang, walang ganito. Puro inflorescence lang. Ganda, ano? So dito pala sa entrance ng Botanical Garden, nakakarinig na kami ng hornbill. Hindi ko sure kung naririnig sa camera, pero ayun, tatry natin na lapitan.
O hanapin ko saan nanggagaling yung sound na yun. Yun ang nakakita ko. Uy, dalawa sila. Ito. Ayun o. Kitang-kita yung white body niya. Isang babae, isang lalaki. Sayang nawala. Pair sila. Pero baka bumalik din. May picture ka na ba nun? Hornbill. Luzon Horn. Oo nga pala, isa Bulusan. Bulusan nga pala, Ilusan pa rin. Ilap yung mga ibon. Mulawin River Picnic Area pala yung dinaanan natin. So dito sa Dipterocarps Arboretum na part ng Makiling Botanical Gardens, nakita natin tong puno na to na tinatawag na himamaw. Tapos dito sa kanyang groove, merong mga mushroom. So tinatry natin tong bago nating macro lens, tapos kinabit natin sa slider. So na-frustrate ako kahapon kasi parang ang liit ng depth of field niya. Yung pala kailangan natin mag-focus stacking. So, yun, gagamitin natin ng slider. So, yung pinipicture natin ay mushroom. Fungi. It's been raining in UPLB. So, after nung pag-document natin din sa mushroom, yan, nagtuloy-tuloy na yung ulan. So, ano nangyari sa araw natin at gabi na at nakahiga na tayo dito? Ayun, pagbalik namin dito kay Eli, minit namin si Doc Arvin Diezmos ng ACB, ng ASEAN Center for Biodiversity. For lunch. Oh, tapos nag-lunch kami sa IRI, International Rice Research Institute. Yan. Na the best ang turon. Yes, sarap. Tapos, balik kami sa ACB, nakipagkwentuhan ulit. Tapos dapat mabalik pa ulit kami sa dun sa Botanical Garden, kaso umulan. Ulan ng ulan. So tumambay na lang kami dito. Kay Eli the camper van. Tapos nag-dinner kami. Oh, naglakad kami, pababa dun sa Vraha. Habang umuulan. Kasama namin si Carmel ng ACB ulit na nag-dinner. Yan. So bukas, ang plano natin, sana mapag-birding tayo. Gising tayo ng 5:30 a.m. Kung hindi, malalaman nyo na lang. Sana hindi umulan. Kasi it's been raining in UPLB. Los Baños. So yan, tulog na tayo. In UPLB. Yan, sarap, malamig. Good night. Nagpatuloy pa rin umulan dito sa Los Baños, kaya naman late na kaming nakalabas kay Eli the camper van. Dito bumalik kami sa Makiling Botanical Garden para makapag-record ng TikTok si Celine. Pero may dahilan naman pala ang universe kaya siya ulan ng ulan at na-late tayo sa schedule natin. May pa-surprise pala. Ayun, galing tayo sa Makiling Botanical Garden. Pabalik na tayo kay Eli. Tapos dito sa puno ng igyo, may dumapong babaeng Luzon Hornbill. Tapos umalis yung babae, sumunod yung lalaki. Na-videohan natin, astig. Thank you.
yan, nakailang hakbang lang kami doon sa unang spot namin, nakakita ulit kami ng male hornbill. O, nagpipreening siya kaya sobrang nabibidyoan namin. Nandun siya sa puno, wala masyadong dahon. Lumipad nga kami ng pwesto, diba? Tapos nagdating na yung flocks. Then, maya-maya, yung may dalawang lalaking tariktik na nagsasabong. Grabe, kahit na inulan tayo sa ating second at third day sa UPLB, ayos naman yung panapos ng flock ng hornbills. Grabe yun. Na Luzon Tariktik Hornbills. Maraming salamat ulit sa ASEAN Center for Biodiversity sa pagbibigay sa amin ng parking spot at saka pagpapagamit sa amin ng CR. Kina Doc Arvin. Yes. Successful ang project. Yung part na project na ginawa namin. Oh, yung fieldwork namin. Fieldwork. Successful. Thank you din pala kay Pam tsaka kay Bard sa ano. Sila yung nag-ayos para makapag-park kami sa EC. Siyempre kay Carmel. Yun, yung project namin funded by Forest Foundation of the Philippines. Abangan nyo yung magiging result nito. Marami pa tayong mga pupuntahan. Marami pang fieldwork para sa project na to. Para sa project na to. Nagsisimula pa lang to. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa aming fieldwork/adventure. At Happy New Year ulit! Happy New Year! To more adventures this 2024. Yes. To all maraming of us. Maraming salamat. See you! Bye! In our next episode. Bye-bye you! Bye!